It's me, Shasha Kome. Welcome back to my channel. Good morning, guys! Ngayon ay ako ay maghuhugas muna ng pinggan dahil tingnan nyo naman. Nagkalat pa dito sa aking lababo dahil pumasok na yung aking mister kanina ng maaga at pati yung anak ko. So, maghuhugas muna ako at para malinis na itong aking kusina. At magluluto ako, guys, ngayon ng tinola. So, ayan. Meron na akong, may dumaan na eroplano. At nakabukas kasi itong mga pintana dito sa akin dahil mainit at saka naglalaba ako at nagda-dryer. So, mainit yung singaw ng bahay. So, ayan guys. Meron ako dito. Ayan, manok. Mamaya hihiwain ko to pero kailangan ko munang maghugas ng pinggan. Dahil ito yung mga pinaggamitan kanina ng almusal. So, maghugas muna ako guys. Mamaya, mangunguha ako ng malunggay dito sa tanim ng mister ko. Pansasakit ko dito sa aking tinola. Namili rin ako ng papaya kahapon. So, may papaya na ako. At mamaya, fresh na malunggay yung ilalagay ko. Dati, nung wala pa akong malunggay, nilalagay ko dyan yung bok choy. So, mamaya mapakita ko sa inyo kung paano ako nagluluto ng aking tinola. Hindi ako naglalagay ng tubig. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nilalagay ko. So, ngayon guys, sasama ko kayo sa labas. Kumuha tayo ng malunggay. Ayan, maaraw na siya ngayon. At, tignan nyo guys, yung aking pampalaya. Ano ang nangyari sa kanya? Bumuka siya, nabulok siya dahil sa ulan ng ulan. Tapos meron pa siyang mga langgam sa loob. So, ayan nga. Uminit naman ngayon. Ayan, may bunga siya. Tapos, meron din dito. At ayan dyan sa baba. Yan. Masipag to eh. So, ito yung sinasabi ko sa inyong malunggay. Yan, tumaas na siya. Kaya, kukuha tayo ng ilang piraso dyan. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and... Ito na guys, yung malunggay na aking nakuha. Alam, konti lang naman yung kinuha ko dahil sasama ko lang siya dito sa aking papaya para sa aking masarap na tinola. So, hihimayin ko na to ngayon. At mainit sa labas, kaya pinagpapawisan na naman ako. At umpisahan ko na ngayon itong gawin para ma... Pakita ko na nga sa inyo kung magluto ng aking tinola. So, ito na mga mami, ang aking tinola. So, nahiwa ko na yung aking chicken. Ayan na siya. Yan yung isang buong chicken ko kanina. At ito na rin yung aking malunggay na ilalagay. Ayan, may tubig pa siyang nakalagay dyan. At ito na yung aking sibuyas, ginger, at yung garlic, at yung chicken broth. Ayan. Chicken broth yan. At ito na rin yung aking papaya. At ito yung nilalagay ko naman na imbis na tubig, hindi ako nilalagay ng tubig, kundi itong real chicken stock. Yan. Kasi pag tubig, tumatabang yung chicken kahit timplahan mo yan. So, pag dito mo siya pinakulo sa chicken stock na yan, yung chicken yan, lalong kumakapit yung lasa niya. Kaya hindi talaga ako naglalagay ng tubig sa aking tinola. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan niluluto. At masarap ngayon yan. Lalo na itong aking malunggay na fresh galing doon sa tanim namin kanina na kinuhaanan ko. At uumpisahan ko na ngayon yung aking pagluluto. So, ito, nai-on ko na yung aking... stove at lalagyan ko na rin siya ng mantika para maumpisahan ko ng igisa yung aking
bawang sibuyas kasama ng chicken. So, ito, ilalagay ko na itong garlic, onions, ginger, at mamaya na itong chicken broth na yan. Pampadagdag lasa ko lang naman. Okay guys, nailagay ko na yung aking garlic at hindi ko yung masyadong sinusunog para hindi papait. At isusunod ko na rin itong onions para mag-mix na silang dalawa. Maraming onions yung nilagay ko. Dahil gusto ko yan. Mas malasa. So, ayan na. Tapos, saka ko sinusunod yung ginger. Ayan. Hindi ko masyadong maraming ginger kasi nga, konti lang naman yung manok ko. Maliit lang naman yung manok ko na isang buo kanya na pinakita ko sa inyo. So, ayan, hindi ko na siya masyadong niluluto ng gusto para hindi pa masunog mabuti yung bawang at sibuyas dahil igigisa ko pa naman din yung manok. So, ilalagay ko na rin dito ngayon yung manok para mamix siya doon sa ginger. Magkalasa yung ginger dito, kumapit, para mawala yung lansa ng manok. Ayan siya, guys. Medyo ipapry lang natin siyang konti. Hindi ko siya tinatakpan kasi pag tinakpan mo siya, doon lumalabas yung tubig nung manok. So, ganyan lang ginagawa ko. Nahayaan ko lang muna siya na ma-fry pa ng konti. Fry na yung kabilang side, kaya ibabalik na rin ko naman siya. Kung makikita nyo, mga mami, ayan. Nag-brown tong dito. Oops, nahulog. Medyo brown na siya, so pwede na siyang baligtarin para yung kabilang side naman ang maluto. Tingnan nyo, kung mapapansin nyo, hindi siya nagtubig. Kasi pag tinatakpan niyan, makukulog, tapos doon siya nagtutubig yung manok. Yan yung ginagawa ko para ma-fry siya. Tapos hintayin lang natin. Para mas lalong kumapit yung kanyang ginger, hindi siya malagsa. Na-fry na siya. At tingnan nyo guys, nagtutubig pa rin siya ng konti. Lumalabas yung pinaka-juicing ng manok. Katapos nyan guys, sinusunod ko na kagad itong aking papaya para maluto na siya dahil matagal-tagal itong kalambutin. Inikisak muna siya ulit. Tapos, hahayaan ko lang siya ng ganyan. Hindi ko siya hahaluin. Ganyan lang. Tapos, doon ko lang siya tatakpan para maluto yung papaya. Hintayin lang natin ng ilang minuto yan. Okay guys, dahil ilang minuto na siya, ayan, ang kanyang resulta. Dahil na ano na siya ng gusto. Kumapit na yung ginger. So, hindi na yan malansa. So, ganyan na ang tsura niya. Saka ko lang ilalagay itong aking chicken stock. Yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagtutubig. Ito yung nilalagay ko. Ito. Yan, binuksan ko na siya. At, makita nyo, yung kanyang sauce talaga ng chicken stock. Hindi ko nagaano yan tinitimplahan ng patis. Kung kinakailangan ng timpla, yan, nilalagyan ko siya. At hindi ko rin hinuhulog agad yung chicken cubes. Titikman ko muna siya kung kailangan ilagay yung chicken cubes. Dahil ayun na yung pinakapatis ko sa kanya, yung chicken cubes na yun. So, hindi ko na ulit siya hahaluin para hindi madurog yung manok. Dahil alam nyo naman yung manok, madaling maluto yan. Gusto ko lang maluto kaagad itong aking papaya. Dahil medyo matagal ang paglambot niyan. So, hahayaan ko na muna siyang kumulo at babalikan ko. Mga mami, tingnan na natin kung ano nang lagay ng ating papaya. Ayan, at kulong-kulo naman na kasi siya. Titingnan ko na kung gaano siya kalambot. Ayan, malambot na. Natutusok na siya ng aking tinidor. So, ang gagawin ko ngayon, ihuhulog ko na itong
dalawang chicken broth para mas lalo na siyang lumasa. Para kumapit na yung kanyang lasa dyan. Tapos medyo hahaluin ko na siya para matunaw yung chicken broth. Yan ang ating tinola. At ilalagay ko na rin itong aking malunggay. Nagbugas na ako ng kamay ko. So, gaganyanin ko siya. Dahil may tubig. Ayokong samahan kasi siya ng tubig, diba sabi ko sa inyo, para hindi tumabang yung aking tinola. Diba kasi ang lasa pag tubig yung nakalagay dyan. Ayan, nailagay ko na yung aking malunggay. So, hahaluin ko na siya. Ang bango naman itong aking tinola. At talagang napaka-healthy niyan. Matagal na ako kasi hindi nakapag-tinola na ang nilagay ko ay malunggay. Kasi dati wala kaming tanim noon. So, ngayon, meron na. Kaya ayan. Kasi dati ko talaga nilalagay ko dyan bok choy. Ang bango. Titikman ko lang siya kung tama na yung lasa niya. Pag kulang, pwede ko siyang dagdagan ng konting patis. Ang sarap. Tamang-tama lang yung lasa niya. So, kaya yan ang gusto ko guys, na hindi ko siya talaga tubig ang nilalagay. Dahil gusto ko malasang malasa siya. Dahil pag tubig, tumatabang yung manok. Ito na guys, yung aking tinola na may malunggay. At sobrang sarap niya. Thank you for watching guys. See you next time. Bye!